Nananawagan ang ilang health worker na mabigyan sila ng booster shot laban sa COVID, lalo na yung 6 na buwan na mula nang mabakunahan. Nakatutok si Katrina Son. Resident doctor sa isang ospital sa Metro Manila, si Dr. Clarice Anduran. Abril lang nabakunahan siya ng second dose ng Sinovac. Pero kahit bakunado, nababahala siya dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases. Hindi pa ako nakapag-titer din for the COVID kung ilan ng percent yung nasa blood ko na active pa rin ba talaga yung vaccine na nabigay sa akin. Kaya panawagan niya, mabigyan silang mga healthcare worker ng booster shot, lalo na yung mga mag-aanim na buwan ng nabakunahan. Especially, I'm working in a high-risk environment and there is still a risk for probable infection pa rin talaga. Sabi ni Dr. Ron Jean Solante na miyembro ng Vaccine Expert Panel o VEP, base sa pag-aaral ng mga eksperto, pagkalipas ng 6 hanggang 8 buwan ay bumababa ang neutralizing antibody o protection laban sa COVID ng mga nabakunahan ng Sinovac. Kaya inirekomenda na ng VEP ang pagbibigay ng booster shot sa healthcare workers, lalo na sa gitna ng patuloy na pagdami ng COVID cases. Because of they're the ones taking care of COVID patients. The risk is very high. And at the same time, we cannot allow healthcare workers to be sick because they can disrupt. It will disrupt the function of hospital. Department of Health pa rin ang magdedesisyon kaugnay nito. At nauna nang sinabi ng ahensya na hinihintay muna nila ang rekomendasyon ng lahat ng kinukonsulta nilang vaccine experts bago magdesisyon at gumawa ng anunsyo kaugnay nito. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.